Yo, sa mga DIYers, so ngayon gagawa tayo ng power supply ng ating amplifier na IRS 2092 at TDA 8954TH. So, magkasama na siyang ipapower at ng isang transformer na i-rewind natin. So, ito. So, bago natin simulan, kumpitin muna natin kung paano natin dapat gawin. Kung ano yung mga wires na kailangan natin gamitin at kung ilan turns. So, important lang gamitin natin para mas malaki na konti. So, yung primary natin is 220V. So, number one na kailangan natin, kunin natin yung area of core. Area of core. So, para natin makukuha yung area of core, sukatin natin yung center leg ng ating DI core. So, 2 inches. Bolt. So, sa standard 7.5 usually minumultiply dinidivide yung area of core, pero para mas lumabig ng konti, mas maganda yung mas pataas. May ibang gumagamit na 6, okay pa yun, safe pa yun, hindi pa ganun kainit yun, pero pinakang maganda is 8. Kasi yung kalimitang ginagamit din ng mga electronics technician para madali din siyang i-divide. So, 8 kung ilan. Para makuha natin yung turns ng primary, yung 1.6 turns i-multiply natin sa 220V. So, 220V multiply by 1.6. Meron tayong 352 ang kailangan natin sa So, 12 times 1.6 equals 19.2. So, siguro maglagay din tayo ng 17. 0.17. 17 times, kaya gumana ng ating 17 times 1.6, 27.2 turns. So, times 2 rin to. So, yung sunod natin is siguro 0.12 at saka 0.10. So, sa 12, center leg. So,
yung standard lug nut is 2 inches, dedicated na constant power sa kanya, so i-multiply natin sa 100. So hindi ko gano'ng ma-explain yung term nito eh, pero meron tong chart. Kung ano yung pagbabasehan nyo yung chart na kodigo natin, yung 10 inches, ay yung 2 inches, dedicated siya na i-multiply sa 100. So itong 100 na yan, dedicated lang sa 2 inches na center leg. So i-multiply natin yung area of core. So 5 equals 500. So ito na yung watts. Ito na yung power ng ating transformer na gagawin. So true rated yan, itong 500 watts na yan. So pwede nyo pang i-load yan yung 1000 watts yung max load na pwede nyo natin ilagay sa kanya, or yung pinakang peak power pa niya hanggang 1500 watts. So kagaya nga nung nakalagay din na specs nito, yung luma kasi ito dati nga itong step up down transformer. So pwede siyang input na 110, out is 220, or vice versa na 220 input, output naman is 110. So nasunog lang kasi ito, binigyan natin sa junk shop. Kaya gagawin na lang natin power supply. Ang nakalagay sa specs niya is 1500 watts yung max nitong transformer na to. Okay pa siya. So tama rin sa computation na lumabas natin. 500 watts yung true rated niya. So yung max power Ben, so watts. So ito okay lang din naman na gamitin na natin is 11 kasi mas malakas naman yung 45 eh. Pero para maging ano tayo, maging number
nun or katapat nun, each gauge. So, kulang na pala yung ating chart. So, maghingi ulit tayo ng another chart hanggang gauge 11 lang yun nandito eh. Pero yun na nga, gagamitin na lang din natin dito is number 11. Tapos dun sa mga iba pang power supply, gamitin na natin yung ipang-rewind natin sa primary. So, number 18. So, simulan na natin mag-rewind. So, bago pala natin simulan mag-rewind, pick up muna ulit. So, una natin dapat gawin. Number 1, yung area of core para makuha natin yon. Sukatin natin yung center leg, tsaka yung depth o yung kapal ng ating... So, ito naman yung number 5 na. So, yung sa chart natin, yung center leg na 2 inches, may katumbas na 100. Ito yung constant power niya. So, yung 100 ito times natin sa area of core. So, which is, ang answer is 500 watts. So, sa 500 watts, sabi ko nga kanina, pwede nyo pa i-load dito hanggang 1,000 watts. Kasi itong 500 watts, ito yung true rated niya. Ito yung kahit 24/7 na walang patayan na i-load mo yung 500 watts na load niya, okay lang, hindi masusunog yung inyong transformer. So, kahit sa 1,000 watts, lalaban pa yan. Pero sa 1,500 watts, medyo tagil na. So, yun sa number 6, yung gagamitin nating wire, para makuha yon, yung kunin natin yung current, so primary 500 watts divided by 220 volts. So ang answer is 2.27 amperes. Sa ating chart may katumbas siya na gauge 18. Sa number 7 naman yung mga secondaries, so kahit yung isa na lang yung ano natin kasi is papalesan natin dun sa 28028. Tapos dun sa ibang yung may hihinang source, yung gamit na lang din yung primary. So yun nga, 500 watts divided by 45 volts equals 11.11 amperes. So, sa chart natin, may katupat siya na 11, gauge 11. So, dun sa ating 28028, gagamitin na lang din natin itong gauge 11. Tapos, dun sa ating maliliit na amperes, yung pang primary na lang natin. So, yun, magsimula na tayo mag rewind. So, ayan, itatimelapse na lang natin ito. Tsaka isa shortcut nyo na rin kasi medyo mababa ito. Basta sa pag-rewind, ang tips ko lang, ihigpitan nyo mabuti at tsaka i-align nyo mabuti yung pagkakalatag ng ating coil. Maganda walang spacing na gap para iwas yung vibration talaga. Sayang, kagaya nyan, nahihirapan talaga tayo kapag man-o-man o kung meron lang tayo machine, napakasimple lang sana. Ang technique ko, every 100 turns, naglalagay ako ng pananda para kung sakaling mamali ako ng bilang o makalimutan ko yung bilang, hindi ako uulit sa umpisa. Doon lang sa ika 100 na turns ako magbumula ulit.
Kasi nakakalito talaga magbilang eh. Pag yung mag-iikot ka, mag-iikot, minsan mawala ka sa bilang, malilito ka, o nakakalimutan mo. Kaya maganda maglagay na kayo ng pananda eh, kung pwedeng every 50 turns or 100 turns. So yan, kada layer, naglalagay din ako ng scotch tape para talagang walang ganong galaw yung ating coil kapag nagbabibrate na yan. Bukod sa tape, maganda rin talaga ibabad ito din sa liquid adhesive para dikit na dikit sila. Kasi kapag nagbabibrate, nagkakosyon ng mas malaking bolt drop. Minsan nagkakosyon din ng mas mainit yung ating EI core. So yan, ikakat ko na ito. Basta yan pala yung second, yung primary winding pala. Lagyan nyo ng insulator na makapal na yung ano, yung electrical paper na ginagamit, or yung parang merong foam na tape. So, dahil wala ako na, nagagamitin ko na lang dyan itong scotch tape at saka yung masking tape. Sana wala pa siguro. Pero parang meron siyang insulator na kasama. Yung may foam. Maganda yun. Pero wala. Kung wala kang magbilan, hindi tayo siya depende. So, ganda yung technique sana. Kung itong gauge ano natin, na wire na gagamitin, dalawa sana nito, pwede sana yung shortcut na dalawa. Anibado, assuming yan, dalawang yan, pwede nyo napagsabayin yan ng 44 turns. Tapos, sa bandang huli, isi-series nyo na lang para magka meron kayo ng set. Mahihirapan na naman tayo magbilang sang
bago natin natin. Saksak na natin ang ating transformer. So, tingnan natin yung mga output na secondary kung sakto or malapit sa katotohanan. Kasi napakahirap talagang magbilang ng mano-mano. Nagkakamali minsan. Minsan nakakalaktaw ng bilang. Kaya tingnan lang natin ang output. So yun, sa katotohanan. So isulat naman natin yung 24024.
din siya ng ano. Papahiran ko din ng liquid adhesive yung mga gilid-gilid. Tsaka itong EI cord para hindi talaga siya magalaw. Although yung bawat layer na ginagawa natin pag-winding, may tape tayo na nilalagay. Mas maganda yon para kung hindi man malagyan ng liquid adhesive, at least na-insulate siya ng tape para hindi siya gumalaw-galaw. Kaya maganda talaga, mahigpit na mahigpit yung pagkaka-winding nyo or pagkaka-rewind nyo para hindi magkamayaran ng problema. Kasi nagkakos yun ng... Okay, mga kaday-wires, itetesting na natin itong transformer na nirewind natin. So, temporarily, ito muna yung kanyang lagay ng ating mga amplifier. So, gamit natin para dun sa rewind natin na 24024, itong TD8459TH na stereo amplifier. At para dun sa 4504 Type 5, ang gamit naman natin itong IRS-2092 na amplifier. Tapos yung mga iba pang maliliit na nirewind natin na power supply para dito sa mga preamps. So itong tone control or parametric equalizer. Itong dalawang low pass filter. So dinalawa ko para mas malakas yung output. Tsaka itong Bluetooth decoder. So nagtap tayo ng filter capacitor para malinis, walang distortion. Kasi kapag hindi natin nilagyan ng capacitor, kasahan mo itong Bluetooth decoder, magkoko siya ng distortion. So magpatugtog tayo. So wireless yung pagpapatugtog natin ngayon, di tulad yung nakaraan. Tugtog naman tayo ng reggae para may magandang bass. Natin ko nagbibinink yung LED indicator ng amplifier. So yun, maganda naman yung kinalabasan ng pag-rewind natin ng transformer. Kasi nung tinetesting ko itong una to, gamit yung transformer na galing sa amplifier na Sakura 735. Kapag nipi-play na ako ng bus,
itong LED indicator niya nagbiblink na tapos malapit na sa clipping. Pero nung mag-rewind tayo para sa mga yan, parang naging sufficient na yung current. Hindi na siya nagbiblink-blink kapag yung mga low frequencies na ipinapatutog natin. So yun, kakahakon lang to, lalagyan ko na lang magandang case. So pinag-iisipan ko pa kung ano yung case na gagawin ko. Kung acrylic mix ng may plywood or bakal na casing. So yun mga ka-DIYers, patuloy na lang ako itumutok sa aking YouTube channel para sa mga babalag pa natin. So yung ginagawa natin 2.1 na sound system na yan, i-upload ko din yung vlog ko about sa pag-build ko niyan. So tutok lang sa mga bagong viewers, please subscribe and click nyo na rin yung bell button para maging updated kayo sakaling mag-upload ako ng bagong vlog. So salamat sa pagtutok at sa patuloy nyo pagsuporta sa aking YouTube channel. Thank you!